Bernard Bonin, ang palos ng pelikulang Pilipino. Si Bernard Bonin ay ipinanganak noong September 8, 1938 sa mga magulang na sina Juan Bonin, isang purong Kastila mula sa Palma de Mallorca at Lina Saico, tubong Himamaylan Negros Occidental. Bago pa man namulat sa kamalayan ng mga Pilipino ang Spider-Man ng Hollywood, ang mga Pinoy noong early 60s ay nahuhumaling na sa kanilang mga scream superhero. Ang mga tulad ni Nagagamba, Captain Karate at siyempre ang Palos. Ngunit ang dahilan kung bakit nakilala ang tatlong karakter ay ang katotohanan na sila ay ipinakita ng isang artista lamang, ang magara na anim na talampakang tangkad na Niño Bonito ng silver screen, si Bernard Bonin. Hindi tulad ng iba pang matagumpay na prangkisa ng pelikula tulad ng Darna, Jezebel, Captain Barbell na nakakita ng ilang mga remake ngunit ipinakita ng iba't ibang mga bituin sa pelikula. Ang Palos ay ginampanan lamang ni Bernard Bonin, hindi isang beses, hindi dalawang beses kundi isang kamanghamanghang walong beses na nagsimula sa alias Palos noong 1962. Kapag pinag-uusapan mo si Bernard Bonin, naaalala mo si Palos, sabi ng lalaking naglagay ng salitang Palos sa Tagalog Lexicon. Alias Palos, naging tawag kay Bernard Bonin, isang pagkakilanlan na nakadikit na sa kanya. Siya, si Palos ay katulad ni James Bond, isang mersenaryo na may mahusay na kasanayan sa pagbubukas ng mga state of art vault. Siya ang nag-define ng showbiz career ni Bernard Bonin. Dahil kay Palos, naging action star ang Pretty Boy. Si Bernard Bonin ay nagmula sa Negros. Sa edad na 14, pumunta siya sa Maynila para mag-aral ng high school sa San Beda. Habang nag-aaral, napakahusay niya sa palakasan. Siya ay isang all-around na atleta. Si Tatay Remy Monteverde na kalaunan ay nag-tap sa kanya para gumawa ng mga pelikula para sa Regal Films ay isang kapwa atleta. Siya raw ang pinakamabilis na mananakbo sa San Beda. Ang athletic niyang katawan, lalo na sa kanyang paa na maliit sa bandang ilalim, ay siyang dahilan kung bakit matulin siyang tumakbo. Sa sobrang gwapo niya, tila hindi maiiwasang mapag-iwanan sa karera ang iba pa sa entertainment industry. Maswerte si Bernard na nagmana ng mga magagandang jeans ng kanyang ama, si Juan Bonin, isang purong Kastila mula Palma de Mallorca. Si Bernard ay pangalawa sa bunso sa apat na magkakapatid na lalaki at apat na babae. Ang kanyang ama ay dumating sa Pilipinas noong siya ay 16. Sa edad na 14, siya ay 5'7" ang taas. At mahirap na hindi mapansin ang kanyang gwapong profile. Di nagtagal, ang high school na atleta ay nakarating sa mga pintuan ng mga studio ng pelikula. Na-discovery siya ni na Archie Boy Lacson, isang TV personality, at Tommy Abeto, isa sa mga fashion designer noong panahong iyon. Pinakilala nila siya sa mga producer ng pelikula. Sa kanyang pagkamangha, pumasa siya sa lahat ng studio auditions. Pero pinili niya ang LVN dahil kailangan ng studio ng bagong leading man. Naramdamang mas malaki ang chance niya sa LVN dahil ang Sampaguita Pictures ay marami ng magagaling na artista. Sa LVN, siya ang pinakabata. Inabutan pa niya si Nestor de Villa. Ito ay noong 1959. Gayunpaman, sa kanyang tila maayos na paglipat mula sa isang atleta sa paaralan tungo sa isang naghahangad na artista, ay nahahadlangan sa isang malaking problema ang kanyang kawalan ng kakayahang magsalita ng Tagalog. Nagsasalita lamang siya ng Ingles at Ilonggo, kakaunti lamang ang alam niyang salitang Tagalog. Ngunit hindi ito sa gabal kay Doña Sisang de Leon, ang LVN matriarch, na nakakita ng isang espesyal na kislap sa magara na binata. Ang hirap ni Bernard sa pagsasalita ng dialect ay inasikaso ng Tagalog coach na ibinigay ng lady producer. Si Joseph de Cordoba, isang napakagaling na character actor, ang kanyang naging Tagalog tutor. Napakahirap ngunit sinubukan niyang kayanin. Bago ang isang eksena, si Joseph at Bernard ay nag-iinsayo sa ilalim ng isang puno.
Nahihirapan siya dahil literal na kakabisaduhin niya ang bawat linya. Ito na talaga ang kanyang kapalaran na mapasok sa show business dahil biniyayaan agad siya ni Lady Luck ng kasikatan. Ipinakilala si Bernard sa kanyang pinakaunang pelikula ay Pepita na pinagbibidahan ni Nanita Javier at Mario Montenegro. Walang role para sa kanya pero isinulat ulit nila ang script at isinama siya bilang kapatid ni Nanita. Ang kanyang partner ay si Milagros Naval. Hindi rin naging problema sa mga manunood, malugod siyang tinanggap ng mga tagahanga base lamang sa kanyang kagwapuhan. Pagkalipas ng ilang taon sa pagiging co-starring roles, ginawa siyang leading man. Gayunpaman, ang magandang itsura lamang ay hindi makakatiyak ng mahabang panahon at tagumpay. Salamat sa kanyang background bilang isang atleta sa paaralan. Handa na siya para sa susunod na malaking hakbang sa kanyang film outing. Sa tingin niya, palos ang kanyang ikasyam na pelikula. Ginawa niya ito pagkatapos ng Jimmy Boy, isang action film. Nakita siguro ni Doña Sisang ang potensyal niyang bilang action star at inatasan niya siya na gawin ang alias Palos. The rest is history. Sa panahon ng kanyang kalakasan, gumawa si Bernard ng 16 na pelikula bawat taon. Left and Right ang pelikula ang ginawa niya. Iniwasan niya ang pagiging typecast bilang Palos sa pamamagitan ng paglabas sa maraming mga pelikula. Bukod kay Palos, na immortal din ni Bernard ang karakter na Gagamba. 4 na pelikula ang ginawa niya base sa Gagamba. Bago lumabas ang Spider-Man, meron na siyang bakas ng Gagamba. Ito ay sa direksyon ni Virgilio Redondo. Di nagtagal naging paborito si Bernard ng mga pelikulang nagtagumpay ng mga superhero at palaging nagagamit ng husto ang kanyang athletic ability. Halimbawa, sa paggawa ng Captain Karate, dumaan siya sa isang mahigpit na pagsasanay sa karate. Pakiramdam ni Bernard ay napakalaki ng utang niya sa karakter na Palos. Na-copyright niya ito noong 1974. Naging sikat siya dahil sa Palos at naramdaman niyang kailangang protektahan ang prangkisa. Sa pagbabalik tanaw, sinabi niyang piloto sana siya kung hindi siya sumali sa show business. Ngunit hindi siya nagsisisi. Hindi raw siya mahilig umarte noong una. Ngunit sa sandaling magkaroon siya ng interes sa isang bagay, wala nang babalikan. Noong naramdamang mahal niya ang propesyon na ito, kinausap ang ama at sinabing gusto niya ito. Kaya doon lumipad ang kanyang ambisyong magpalipad ng eroplano. Ngayon maaari lamang niyang lingunin ang kanyang karera na may malalim na pasasalamat. Nagpapasalamat daw siya dahil nakilala ng husto, naging bantog at well-respected. Ang paggalang ay nangunguna sa kanyang listahan. Ang pagiging magalang ay isang katangian na nakatanim sa kanya ng kanyang mga ninuno. Si Bonin ay nakagawa ng 150 pelikula bilang isang leading man at 30 higit pa bilang kontrabilang karakter. Ang kanyang mga pelikula ay Ang Apoy sa Lupang Hinirang 1990, Ibabaon Kita sa Lupa 1990, Buy One Take One 1988, Target Captain Karate 1968, Sandata at Pangako kasama sina Fernando Po Jr. at Charito Solis 1961, at Mga Anak ni Waray 1959, at marami pang iba. Yumaon noong November 21, 2009 ang veteranong aktor na si Bernard Bonin matapos ma-confine sa isang ospital ng ilang linggo dahil sa stroke. Multiple organ failure due to diabetes ang sinasabing sanhi na pagyaon ng 70 taong gulang na aktor. Matagal nang hiwalay sina Bernard at Elvira, ang non-showbiz wife ni Bernard ang kasama nito nang bawian ito ng buhay sa ospital. 5 ang anak ni Bernard, ang beauty queen na naging actress na si Charlene Gonzalez, dating aktor na si Richard Bonin, si Gabby na maayos sa Australia, Vincent na nasa London at 17 taong gulang na si Franz. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.